Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan, magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ating itaas sa Panginoong Diyos sa banal na misang ito ang ating mga intensyon, mga ipinapanalangin, ganoon din ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Ammonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal na ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na diyos-diyosan ng Moab, at para kay Moloch, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Ammonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito.
Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon, kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo." Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag
ay naninimot ng mga mumong nalalaglag sa mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at narat niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakasubaybay po sa atin sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa, Radyo Totoo, na ating ginagamit na himpilan ng National Shrine, at sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Mga minamahal na mga kapatid, isang ina ang lumapit kay Jesus. At makikita ninyo ang paglapit ng ito ng ina ay parang siya'y pinahihindian ni Jesus. Isang ina ang lumapit sapagkat ang kanyang anak ay sinasapian ng masamang espiritu, inaalihan. Sapagkat marahil sa mahabang panahon ay nagdudusa na ang ina. Nung magna pag nakikita niya ang kanyang anak na araw-araw may sakit, araw-araw pinahihirapan ng demonyo. Para sa isang ina, napakahirap nito. Pero siya'y isang hintil. Ibig sabihin, hindi Hudiyo. Meron silang kanilang Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan, hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Ngunit, marahil sa dami ng ginawa ni Jesus sa Israel, ay kanyang nabalitaan ang mga ginagawa ni Jesus. At alam niya sa kanyang puso na ito ang Mesiyas. Kaya, nagpunta siya, lumapit kay Jesus. At mapansin ninyo ang tugon ni Jesus. Sabi niya, kailangang busugin muna ang mga anak. Sapagkat lumalapit kay Jesus itong ina, nagsusumamo na paalisin ang demonyo sa kanyang anak, pero itong tugon ni Jesus, no? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, dapat ang unahin muna ni Jesus bilang isang nagmimisyon ay sa kanyang mga kababayang, mga Israelita. Yun muna ang kanyang uunahin, sabi niya. Hindi ko pwedeng ihagis ang pagkain sa labas, no? Hindi pwedeng ibigay sa mga hintil ang para sa mga Hudiyo. Sapagkat ang kanyang misyon talaga ay para sa kanyang mga kababayan. Pag ikaw ang sinabihan ni Jesus niyan, parang ikaw ay panghihinaan na ng loob. Pero maganda yung binanggit dito ni Jesus, ano yung ihagis ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta, sapagkat ang ginamit na tuta para sa kanya hindi naman aso na ibig sabihin ay yung asong ligaw na, o mabangis na aso, tuta. Ibig sabihin ay katulad ng ating mga inaalagaan, no? Kaya nung marinig ito ng babae, muli lumalim ang kanyang pananampalataya na alam niya na siya'y sinusubok lamang ni Jesus. Tinitingnan kung ang isang hintil, ang isang taong nakatira sa ang palibot ay mga Diyos-Diyosan, sinusubukan ni Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pagtitiwala, paniniwala sa Panginoong Diyos. Sinubukan ni Jesus kung siya'y naniniwala sa Diyos. Sapagkat alam niya ang kultura ng babaeng ito, nakatira sa isang lugar na walang Diyos. At mga minamahal na mga kapatid, ano? Marahil sa buhay ng tao, yan ay ganyan din tayo sa ating kasalukuyang buhay.
na tayo, pag tayo ay lalapit sa Diyos, tayo ay nagsusumamo, humihiling ng kagalingan, special request sa Kanya, tayo ay susubukin ng Diyos. Kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. At minsan, pag tayo sinusubok ng Diyos, para sa atin, ang Diyos ay tahimik lamang na parang hindi nakikinig sa atin. No? Sa ating pagdadasal, sa ating pagsumamo, ang dami nating dinadasal, pero parang ang langit, ang Diyos ay tahimik lamang. Kailan niya ipinagkakaloob ang kanyang biyaya? Katulad nung mga nakaraang pagbasa, kita ninyo yung isang sundalong Romano, yung kanyang alipin, ganun din, yung kanyang anak ay may sakit. No? Dahil sa pananalig ng sundalong Romano, gumaling yung kanyang inilalapit kay Jesus. Ngayon, tingnan ninyo ang tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman lam na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag sa mga anak. Dito, nakita ni Jesus na itong isang ina na lumalapit sa kanya ay merong malalim na pagkitiwala kay Jesus. At siya'y kilalang Diyos. Kaya sa mga magulang, sa mga ina na inilalapit ang kanyang anak sa Diyos, huwag kayong titigil sa pagdadasal. Huwag kayong susuko na kahit na parabang ang langit ay tahimik sa iyo. Darating din ang panahon kapag ikaw ay nahubog na mismo. Sapagkat ang pananampalataya natin, ang pagdadasal naman natin, yan ay paghubog sa atin. Pagpapalalim yan ang ating pananampalataya. Sa atin naman pagdadasal, hindi natin hinuhubog ang Diyos. Hindi natin siya pinipili. Tayo. Pag tayo sa ating pagluhod araw-araw, nahubog niya ng ating puso, ang ating kaluluwa, at tayo'y lumalim na sa pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ng ating araw-araw na pagkasakripisyo. Ano? Araw-araw nating paglapit sa Kanya, tayo nahubog niyan, diyan lalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi na ang babae at naran niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ibig sabihin, pag malalim na at meron na tayong pagtitiwala at malalim na pananampalataya, saka pa natin maririnig ang ating Panginoon. No? Sapagkat ang pagdadasal natin, yan ay paghubog sa atin. No? Dahil minsan sa unang paglapit natin, parang tahimik ang Diyos at hindi siya natin naririnig. Sapagkat hindi pa nga hubog ang ating kaluluwa, hindi pa hubog ang ating puso, hindi pa malalim ang ating pananampalataya. At pag dumating ang tamang panahon, mararanasan mo ang kanyang pagkapala, ang kanyang kagalingan, ang kanyang biyaya. Sa marami pong karanasan ng mga taong lumalapit dito sa National Shrine, yun po ang aking nakikita. No? Sa kanilang araw-araw na paglapit dito, sila'y nahuhubog. Sa araw-araw nilang pagdadasal, sa araw-araw nilang paghawa kay Padre Pio, lumalambot din ang kanilang puso. At sa paglambot ng kanilang puso, yung pagdamay nila sa kapwa, yung pagmamahal nila sa kapwa, sa pamilya nila, yun nagsisimula ang himala ng Diyos na pumasok sa kanilang pamilya. No? Kaya, di ibig sabihin, isang punta mo lang ay nung hindi ibigay ang iyong request, di ka na bumalik. Sapagkat, lagi-lagi sa ating pagdating dito, sa ating pagdalaw, yun ay hinuhubog tayo na tayo maging mabuti ang ating puso, naging mabait, maging mapagmahal tayo. At diyan mo mararanasan isang araw na ang Diyos ay nakikinig sa iyo at mangungusap sa iyo. Pa-
para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari sa Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ayaya mo'y lumapit sa'yo. Tulog ng mundo, ang lingkod mo'y hanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabaga. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkahit inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y nayalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahayag kanyang pagkaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.